Coco Martin sa mga sikat na aktor ngayon. Minsan na rin siyang bumida sa ilang palabas at pelikula. At paniguradong marami na siyang naipundar dahil sa kanyang pagpupursigi. Paano nga ba nagsimula si Coco at gaano nga ba siya kayaman? Ipinanganak si Rodel Pacheco na Shanseno noong November 1, 1981 sa Sampaloc, Manila. Hiwalay ang kanyang mga magulang at nagkaroon na rin ng kani-kanilang mga pamilya. Kaya naman lumaki siya kasama ang kanyang Lola Matilde sa Novaliches, Quezon City. Bata pa lamang ay natuto na ang aktor na isang laking lansangan kung paano dumiskarte upang kumita ng perang pantulong sa kanyang lola. Ngunit natutunan niya ring makipagbasag ulo. Nag-aaral noon si Coco ng Hotel Restaurant Management o HRM sa National College of Business and Arts nang makapasok siya sa top 30 ng Star Circle Batch 9 sa ABS-CBN. Nagkaroon na nga ng pagkakataon si Coco Martin na abutin ang pangarap niyang pag-aartista. Subalit, tinupad muna niya ang hiling ng kanyang lola na makatapos siya ng pag-aaral. Subalit nang siya ay makatapos ng pag-aaral, nahirapan siyang makahanap ng trabaho. Kaya naman, naranasan niyang rumakit bilang waiter, extra sa mga patalastas at namimigay ng flyer sa mall. Nabigyan muli siya ng pagkakataon sa telebisyon nang maging extra sa comedy show ni Joey De Leon na Teka Muna sa TV5. Hanggang sa nakilala niya ang isang director na siyang nag-manage sa kanya at siyang nagpasok sa aktor sa mga indie films. Matapos ang ilang partisipasyon sa ilang pelikula, bumida siya sa unang pagkakataon sa pelikulang Masahista. Dahil dito'y nakatanggap siya ng iba't ibang parangal mula dito sa Pilipinas hanggang sa mga film festival sa ibang bansa. Kabilang na nga rito ang film festival sa Canada. Nang makarating siya sa Canada, ay hindi na siya bumalik dahil dito niya naranasan maging janitor, tagaluto, hardinero, at mangolekta at magbenta ng bote. Makalipas ang 9 na buwan, ay napilitan siyang umuwi dahil hindi siya nakakuha ng working visa. Sa kanyang pagbalik, ay nagpatuloy siyang gumawa ng indie films. Umanis siya ng iba't ibang parangal mula sa mga indie films. Ilan lamang dito ay ang mga pelikulang Tirador, Tambulista, Daybreak, Service, at marami pang iba. Kaya naman tinawag siyang Prince of Philippine Independent Films. Nagkaroon na rin siya ng pagkakataong maging parte sa seryeng Daisy 7 sa GMA 7. Napasali rin siya sa all-male group na The Studs kahit hindi siya marunong sumayaw o kumanta. Hanggang sa nakuha niya ang kontrabida role sa teleseryeng Tayong Dalawa ng ABS-CBN na pinagbibidahan ni Kim Chu, Gerald Anderson at Jay Cuenca. Kinakitaan si Coco ng galing sa pag-arte at dito na nga siya nagsimulang maging busy dahil sa mga ginagawa niyang teleserye at endorsements. Tinutukan ng sambayanan ang ilang teleseryeng pinagbidahan ni Coco Martin tulad ng Walang Hanggan, Juan de la Cruz, Ikaw Lamang, at FPJ's Ang Probinsyano. Naging milyon na nga ang kinita ng aktor at dahil dito'y nakapagpatayo na siya ng malaking bahay sa Quezon City. Tinatayang nasa 120 million pesos ang halaga ng kanyang bahay na mayroong malaking swimming pool at gazebo. Pinatayuan niya rin ang bahay ang kanyang hiwalay na mga magulang. Bumida rin si Coco Martin sa ilang mga pelikula sa Metro Manila Film Festival or MMFF na tulad ng Ang Panday, Jack and Popoy, The Police Credible at Triple Trouble Huli Ka Balbon. Kilala rin ang aktor bilang Cardo Dalisay. Sa TV series na Ang Probinsyano, makikita ang ilang mga astig na motor na kanya mismong koleksyon. Mayroon din siyang mga mamahaling sasakyan at kabilang na nga dito ang Toyota FJ Cruiser. Ito ay may halagang 2.1 million pesos. Ang kanya namang Jeep Wrangler ay umaabot sa 3.7 million pesos. Ang Toyota Land Cruiser naman ng aktor ay nagkakahalaga ng 4.9 million pesos. Ang Mercedes-Benz Brabus G63
ay nagkakahalaga naman ng 12 million pesos. May mga koleksyon din siya ng mga sports car katulad ng Ford Mustang 3.6 million pesos, Dodge Challenger Hellcat 6.3 million pesos, 1967 Shelby Mustang GT500 11 million pesos, Inca Sentry Armored Personnel Carrier 22 million pesos. Bukod dito, may labing isa rin siyang big bikes. Ang isa rito'y regalo sa kanya ni Don Solueta at nagkakahalaga ng 800,000 pesos. Ang ilan naman ay nagkakahalaga ng 330,000 pesos, 800,000 pesos, 1 million pesos at 1.1 million pesos. Sa isang source, sinasabing ang net worth ni Coco Martin ay mahigit sa 1 bilyong piso. Talaga nga namang nakakalula ang halaga ng kanyang ari-arian. Ito ay dahil sa kanyang paghihirap at pagsisikap. Anong masasabi niyo sa kwentong buhay na ito ni Coco Martin? Just